Hello mga ka-wonder! Welcome sa aking channel. Sa video na ito ay sasagutin natin itong ilan sa mga katanungan na palagi kong nakikita at naririnig. Kaya sabi ko, gagawan ko to ng video para kita paano ay magkaroon sila ng kalinawan. So, ito yung first question. Bakit ang tagal mag-text ng DSWD? Siyempre mga ka-wonder, sobrang dami nang nagre-register online. Sobrang dami kasi nang gusto talagang makapag-apply dito sa DSWD Cash Assistance. So sa daming 'yon, hindi nila lahat ma-accommodate o kumbaga, hindi nila lahat maisasama 'yon. Kumbaga, hinahati-hati nila 'yan kung sino lang muna yung mga ite-text nila at yung mga mapapasali na mabigyan ng cash assistance sa next Saturday. Ayan, kasi ang mangyayari niyan kapag lahat ng nag-register online ay i-text, so sobrang dami nun. Baka hindi tatapos yung Sabado na yun sa kaka-payout kasi sobrang dami. Kaya para maiwasan din yung alam nyo yun, yung problema, kaya yung ginawa nila, hindi lahat ng online na nag-register ay mati-text ka agad. Okay, so inahati-hati nila yan at kasi ina-analyze din nila yan kung ilan yung ite-text nila na para masakto lang sa Sabadong yun. Hindi kasi pwede nga sobrang dami naman kada Sabado. Kaya dyan nagkakaroon ng problema. Ayan, so alam niyo naman mga ka-wonder, sobrang dami nang gustong mag-apply kaya expected na natin na hindi ka agad tayo iti-text, especially kung kailan lang tayo nag-register, di ba? So, ayun. Next question, 2 weeks na, hindi pa rin ako tinitext. So, kung 1 week na, or 2 weeks na, or mahigit, or 3 weeks na, hindi pa rin kayo tinitext. So, ganun po talaga mga ka-wonder. Talagang patience sa paghihintay lamang yung kailangan natin dito. Kasi nga, sobrang daming nag-a-apply. Sobrang daming nagre-register online. Kaya, isipin na lang natin na ang importante na kapag register tayo, maghintay na lang tayo. Okay? Yun yung ano doon. Kasi, ang daming nagre-register. So, yung mga naunang nagpa-register sa atin, yun yung mga tinetext muna nila. Yung mga naunang nag-register sa atin, yun yung mga una muna nilang tinetext. Tapos, third question, pwede bang mag-register ulit? So, dito mga ka-wonder, once po na nag-register na kayo through online ng isang beses, okay na po yon. Meron na po kayong registration entry sa DSWD. Hindi nyo na kailangang mag-register ulit para mapansin or para i-text. Kasi nga, diba, ilang 1 week na or 2 weeks na, hindi pa rin kayo tinitext. Kaya, ang ginawa nyo, nag-register kayo ng nag-register ng paulit-ulit. Ang mangyayari nyan mga ka-wonder, baka mas matagalan patuloy kayong i-text. Kasi ang dami na ng entry nyo, maguguluhan na yung DSWD kung saan yung uunahin, mga ganyan. So, kasi nag-research ako dito at ang sabi nga doon ay once nga na nakapag-register na kayo online, okay na po yun. Meron na kayong registration entry doon. Hindi nyo na kailangang mag-register ulit. Hindi assurance na mag-register ng paulit-ulit para lang i-text. Hindi assurance yun. Kasi magdodoble yung entry nyo doon. So, kapag nakapag-register na kayo ng isang beses, tama na. Maghintay na lamang po kayo na i-text kayo ng DSWD. Ayan po. So, last question, ang daming link. Saan ba dapat mag-register? Yes po mga ka-wonder, ang dami pong link kasi bawat region po ay may kanya-kanyang link. Tulad po sa Region 4A, Calabar Zone, so bawat lugar may mga kanya-kanya yung link. So, tulad nga ng sinasabi ko, kung anong region kayo, halimbawa Region 3, yung Region 3 na link, dun lang po kayo mag-register. Huwag na po kayong lumayo, huwag na kayong mag-fill up ng maraming link para lang i-text. Hindi po yun. Hindi po yun assurance. So, kung
halimbawa region 3 kayo, so sa region 3 lang na link kayo mag-fill up or mag-register. At isang beses lang kayo mag-register, wag nang paulit-ulit. Okay? So ayun po. Sana kahit na paano itong video na ito ay nabigyan ko kayo ng konting kalinawan sa isip nyo at nakatulong ako sa inyo ng konti. Sa mga hindi pa nakakaalam kung anong link ng region nila, meron po akong mga ginawang video, tingnan nyo na lang sa aking channel. From region 1 pababa, meron akong video at meron ding link doon bawat region. So tingnan nyo na lang doon sa aking channel. At kapag meron pa kayong mga katanungan, basta alam ko yan at meron na nakita ko yan, ay replyan ko yan kagad. Okay? Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood and pa-favor na lang din po ako. Sana po ay huwag na huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po yung bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na video ay ma-update kayo at tumapir sa cellphone nyo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood.